siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanin din naman ang anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinaguga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Kahit umulan, narito tayo upang ating ipahayag ang ating pananalig at pagmamahal sa Diyos. Tayo ay tinuturuan ng Espiritu Santo kung ano ang dapat gawin bilang nananalig at bilang nanampalataya. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 4, Versikulo 13 at versikulo 16 hanggang 18. Sinasabi ni San Pablo na gaya ni Abraham na siya ay napagwalang sala at binigyan ng katuparan na siya ay maging ama ng lahat sa pamagitan ng pagsabuhay ng pananalig. Dahil ayon pa sa Salmo 104 na sa isip lagi ng may kapal ang kanyang tipan ni Abraham at ang mga sumusunod na mga saling lahi ng mga Israelita na siyang binibigyan ng pag-asa ng Diyos na mapasa kanila ang bayang hinirang. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versyo 8 hanggang 12, itong pananalig na siyang hinihingi ng Panginoong Jesus sa atin ay dapat nating isagawa sa pamagitan ng pagkilala sa ating Panginoong Jesus Nazareno o pagsasaksi, pagpapahayag kung sino ang ating Panginoon na ating Panginoong Jesus Nazareno sa ating kapwa o sa ibang tao. Sapagkat kung tayo ay natatakot, nag-alinlangan, o kaya nahihiya na ipahayag ang ating panampalataya o pananalig sa ating Panginoon, hindi rin tayo bibigyan ng pagkakataon na tanggapin doon sa kalangitan. Sapagkat kung tayo nagsasaksi ngayon sa pananalig, sa pamagitan ng maayos na buhay at buhay na matuwid, at sa paggawa ng mabuti,
at sa pagpapahayag na ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay siyang pumapanginoon sa ating buhay, tayo ay tanggapin ng Panginoon sapagkat nagsasaksi tayo. Pero sa ating pagsasaksi, dapat rin tingnan na mayroon tayong isalang-alang ng mga bagay-bagay. Una, na ating igalang at mahalin ang Diyos na Ama, ating igalang at mahalin ang ating Poong Hesus Nazareno na siyang salita na nagkatawang tao, at ating igalang at ating ipahayag din ang Espiritu Santo. Kasi kung minsan hindi natin binibigyan ng halaga ang Espiritu na siyang kumikilos sa buhay ng ating Panginoong Hesus na nandito pa siya sa lupa, at noong ipinadala na ang Espiritu Santo sa atin dahil nabukyol tayo ng simbahan, dapat ating kilalanin din ang paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay natin bilang nananalig sa ating Panginoon. Sinasabi kasi ng ating Panginoon ngayon na ito po'y nakabahala sa versikulo 10, kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Lucas, ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ano ba itong panglalait sa Espiritu Santo? Sa sinasabi ko na kanina, ang Espiritu Santo ay siya nang gumagalaw sa buhay natin ng simbahan. At ang ating simbahan ay nagkumpuni ng tayo narito. May mga laiko, may mga ordinado, may mga otoridad na mas mataas sa atin, at mayroong tinatawag na nagtuturo na simbahan. At itong nagtuturo na simbahan ay siya magtuturo sa atin paano natin kilalanin, basahin, at paano natin bigyang pagtugon ang mga hamon at mga palatandaan sa moderno o sa kasalukuyang panahon. Kasi kung minsan hindi tayo marunong magbasa ano ang mga palatandaan sa modernong panahon. Kaya sa konstitusyon ng simbahan sa modernong panahon o Gaudium et Spes, sinasabi na ating basahin ang palatandaan ng modernong panahon o kasalukuyang panahon, at tayo ay magpatuloy sa ating pagsasaksi at pagsabuhay ayon sa palatandaan ng panahon, dahil marunong tayo magbasa sa mga palatandaan sa modernong panahon. Sa ating modernong panahon, napairal ngayon ang pagkakanya-kanya, ang paghumaling sa mga material na bagay, maski saan mayroong naglalaro ng mga computer games, dahil ang ating mga bulsa ay puno na ng cellphone na kung saan may apps tungkol sa computer games, na kung saan wala na tayong ginagawa na sana tayo magdasal sa ating Panginoon, na palulong tayo sa mga apps ng cellphone. Halimbawa lang, yung TikTok, halos kinamalingan ng mga tao kung anong naroon sa TikTok. Mayroon bang nagbabasa ng mga pagbasa na makita rin natin doon sa mga apps ng ating mga cellphone sa ngayon? Kung minsan, bawat tao ay may cellphone, pero kukunti lang ang mayroong rosaryo o dili kaya mga bagay na banal sa bulsa natin. Nagpanibago na nga ang panahon. At dahil nagpanibago na nga ang panahon, dapat nating alamin na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamagitan ng ating pag-iisip,
sa pamagitan ng ating ginagawa at sa pamagitan ng ating mga salita. Na kung pinahalagahan natin ang mga moderno na mga apps o mga computer games o kung ano ang mga moderno na bagay na mga gadgets sa modernong panahon at wala na tayong panahon para sa Diyos. Wala na tayong panahon na magnilay-nilay, hindi lang manalangin, magnilay-nilay para sa mga salita ng Diyos. Parang nilalait natin ang Espiritu Santo na hindi natin siya pinahalagahan dahil nagkahumaling tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya kinakailangan, kaya sinasabi sa ating ebanghelyo ng ating ebanghelyo ngayon ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Hindi po tayo mapapatawad kapag hindi natin pinagalaw ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya, kukunting panahon na lang, huwag nating bigyan ng malaking panahon ang mga apps ng ating mga cellphone, ng ating mga computer. Magkaroon tayo ng malaking panahon sa Diyos at gagawa ng kung anong mabuting gawain sa bahay. O dili kaya mag-aral, o dili kaya magkaroon ng mas matapat sa ating mga trabaho, kung anumang profesyon na trabaho natin. Bigyan nating pagpahalaga ang pamilya at ang ating interaksyon sa isa't isa upang sa ating pagpapahayag ng pagmamahalan sa isa't isa at sa ating pagrespeto at paggalang sa isa't isa, hinayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ating buhay. Kapag ka nasa material na bagay tayo, nawala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ngunit, kung ang ating puso, ang ating pag-isip, at ang ating mga panahon ay binigyan natin ng dekalidad na panahon para sa Diyos at paggawang mabuti, pinupuri at pinupugay natin ang Espiritu Santo.